Nag-usap kami, palagi yan naman kaming nagkikita at nag-usap ni Pangulong Duterte. At syempre, dating Pangulo yan, hindi mo rin naman matatawaran yung pagmamahal sa bansa, sa Pilipino. Hindi may iwasang pag-usapan ang mga kasalukuyang kaganapan sa bansa, yung palalang-palalang issue ng korupsyon, at syempre, hindi rin may usapang pag-usapan ng politika sapagkat, as we all know, today is the last day to file the candidacy for all elected positions for the midterm. Sir, among the criticisms daw, sir, ay parang sinasabi niyo po na mag-run kayo under an anti-corruption platform, pero may mga corruption allegations din daw po kay former President Rodrigo Duterte. Paano po yun? Hindi naman si Pangulong Duterte nag-invento ng corruption. At lahat ng administration before him ay may issue ng administration. At ang sinasabi ko, I'm running to fight corruption and bring war on corruption in the halls of the Senate. Itong kasalukuyang nagaganap. Ikaw, masaya ka ba sa paglustay ng gobyernong ito ng pera na maya-maya umulan lamang na malakas ay binabaha? Iyon ang aming dala-dala ngayon ditong plataforma at kami iikot sa hakbang ng maiso upang dalhin yung mga totoong isyu sa ating mga kababayan. Kinakailangan malaman natin kung anong nakataya dito sa midterm election. Hindi tayo papayag na dapat tahimik lamang sapagkat alam mo ninyo what is at stake for the country in this midterm election if we will allow them magpapatuloy lalo with impunity ang corruption at for the immediate term we might see, God forbid, a transitioning of the form of government from presidential to parliamentary. And for the long term, the real purpose is to keep themselves in power in perpetuity. I do not want that, many Filipinos do not want that, and we will oppose it. Attorney Vic, pwede niyong pakiisa-isa kung ano-ano mga korupsyon nakikita na ngayon sa Marcos administration? Unahin natin yung flood control programs. Hindi natin pwedeng palagpasin yun sapagkat napakalaki ang impact noon sa ekonomiya. Tuwing babaha na lamang, tuwing uulan ng malakas, magdedeklara na walang pasok sa opisina, walang pasok sa eskwela. Just imagine, put numbers into that kung ilang bilyong piso ang nangyayari at ilang daang bilyong piso din ang kanilang linulustay. For the first 2 years, 500 billion pesos. It's there, naka-record yan sa 200 nakalipas. So yun ang ating sinisingil sa administration ito. At sa lahat naman ng uring manggagawa na walang magawa kundi sa pilitang bawasan sa tuwing sahod, yung inyong contribution sa PhilHealth, hindi rin dapat pakialaman yung 89.9 billion unutilized. It's not an excess fund, it's unutilized funds ng PhilHealth. Bakit nila ginagawa at ginagalaw ang pera ng PhilHealth? Simple, to fund yung unprogram appropriations. Mga kababayan, ang unprogram appropriations ang bagong anyo, bagong pangalan ng congressional pork barrel. Wag ho tayong pumayag dyan. Sir, are you in speaking terms with the president? For the record lang, sir. No. I have not spoken to the president for quite a while now. How many years would you say, sir? I think 2 years. 2 years. Okay. Sir, just last question for me. If you win in the Senate, sir, magagamit niyo po ba yung mga information na kuha niyo po when you were ES to, you know, investigate? Oh, not only that, but the information that are being suppressed but somehow are managed to get out into the consciousness of the public. You know, that's why in hakbang ng maisog, we demand for transparency, accountability, peace, and security. You cannot have a government and a governance without transparency and without accountability. Ano po take nyo sa liquidation by certification? That should be scrapped. And kung sakasakaling palarin tayo at bigyan ng mandato ng sambayan ng Pilipino, I will work and push for the scrapping of resolution number 10 that allows, permit, and legalize yung liquidation by mere certification. Sir, may idea po ba kayo kung si former President Rodrigo Duterte ay tatakbo na bilang senador? Kasi he already filed as mayor. He already filed as mayor. And we were together, naghiwalay lang kami, mga 2:30. I do not know what time is it today now. But settled siya as mayor. So no truth to those reports, sir? Well, you know the President Duterte. He keeps his cards very, very close to his chest. At siya lang ang nakakaalam kung ano yung ace upon his sleeve. Sir, nabanggit nyo kanina you're no longer on speaking terms with President Matagal Marcos. Na yun. Yun. Pero kung ma-elect man kayo, sir, will you support mga programs ng admin kung sakali? Basta't mabuti yung programa ng administration, basta't ito ay hindi
papunta sa corruption that will lead us to perdition, I will support any administration. But if it's blatantly corrupt and obviously leads to perdition ng sambayan ng Pilipino, lalabanan ko yan up to my last breath. What kind of opposition will you be, Attorney Victor Vegas? I will be a very, very constructive opposition. And I will always side with the Filipino people. As I have said inside when I was filing, I have decided to file as an independent upang to symbolize and to recognize that my only party is the Republic of the Philippines and my party mates and allies are the Filipino people. Sir, ano po mas... Ako, bubuwagin niyo po ba ang provincial right? Ang provincial right po? Provincial right. Provincial rate. Ano po masasabi niyo sa provincial rate niya? Provincial rate? We have to, may mga established mechanism. We have to hear them first. Wala tayong magagawa, maraming proposal, but we have to go through the established mechanism when it comes to wage increase or wage size. So we'll listen to them. Thank you po. Okay. Sir, kasama niyo ba si former presidente natin ng Tarlac? Hindi ko alam kung makakaabot pa siya rito, but we were together dito sa, we had lunch kanina. Kaya lang ang dami sa Manila. Andito siya. Kasama kami. Hindi niyo po kasama nag-file na. Nako, ang daming nakapila sa kanya doon sa venue kung saan kami nagkita, yung mga nais siyang makausap.